Magandang hapon. Hapon. Ayun. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa usapang hindi kulang, hindi sobra, kung hindi tama lang. Tamang usapan, kami pa rin ang inyong mga host para sa araw na to. This is Kuya D, and kasama ko si Casey. Yeah, wala kaming guest ngayon, guys, dahil ang pag-uusapan natin ay medyo ano to, ah. Tupig-tupig lang. Itong pag-uusapan natin ngayon ay is The Summit. BTS, yes po. BTS Pro Series na nagaganap na ngayon. BTS Pro Series Season 4. Yun. Season 4. So, huwag na natin patagalin. Mahaba-haba ang mga pag-uusapan natin dito. Ang unang topic natin para sa hapon na to ay walang iba kung hindi yung naganap na open qualifiers. Na matindi din talaga yung naging open qualifiers. Sa mga hindi nakakaalam, no, ang dalawang team na pumasok sa open qualifiers ay Vice Esports at saka Execration. Pero may mga ibang teams po tayo na kasali doon. Nandun yung Signal Ultra, yan yung andyan yung stack ng IO Dota 2. Then andyan din yung sila Boombox, Signal, yung Smart Omega. Yun nga. Yan, oo. So, ayun muna. Ano bang naganap doon? Nasubaybayan mo ba yung open qualif sa atin? Oo, actually, yung mga first round, round 64, hindi ko masyadong napansin. Pero ang pinaka tumatak sa isip ko nung natalo, nung tumalo sa... Kasi ang Vice Esports, sinalo nila yung Team Void. Okay. Which is yung Team Void, yun yung nagpalaglag kasi sa Signal Ultra. Sila yung nagpalaglag sa open qualifiers. Ang naglaglag naman sa side ng Smart Omega ay tinalo naman ng Execration. 496 Gaming. Yes. Sila Bombi. Yan, yun yung sila yung naglaglag pumalo. Sa last, yun yung last round. Ang hirap kasi guys din ng open qualifiers. Ayan, kung nakita nyo, yung open qualifiers natin, nagsimula yan sa isang single elimination tournament format. Tapos, best of one yan. Uh-huh. Laglagan. Naging best of three lang yan nung pumasok na na yung semifinals, which is yun yung top 8 natin. Yep. Kung di ako tama ba? Semifinals, top 8. O quarterfinals, top 8. Quarterfinals ang top 8 eh. Quarter yun. 2-0 guys. Yan, boy, 2-1. Ay, di, tama. Kasi parang ano yan eh. Yan yung parang yun yung finals. Di naman maglalaban yung Vice at saka yung Execration. So, yan yung format. Nakikita nyo naman kung may mga notable teams dyan. Yan yung mga teams na sumali. And ang dami niyan. IO Esports, andyan. Kaso, nalaglag sa Vice. Ganda rin malang ng mga tinalo ng Vice dito. Actually, ang ganda nga talaga ng run ng Vice Esports dito eh. Tinalo nila yung Rising Knights. Mm-hmm. And tinalo nila yung Void. Yung Void tinalo yung Signal Ultra. Malayo ba niya tinalo yung Signal Ultra sa taas eh? Round 32 ata. Ayun lang. Malayo. Di pala umabot din. Dito naman sa bandang baba, 496 Gaming, Galaxy Racer. Mabigat pala dito. 496, Galaxy, Reckoning Esports. India yan kung di ako nagkakamali. 5-stack. Oh, yung sino yung 5-stack? Ang sino player nitong 5-stack na to? Ayun o. Sino yan? Hindi rin pala to. Sakto mga Pinoy din yan? Alam ko Pinoy din yan eh. So may Pinoy din na kumabot. May player eh, no? So may Pinoy din sa Team Void nandun si Johnny. So matindi sa Team Void si Johnny. Johnny yes. Si Johnny ng Arrow Gaming before. Yes. Ang kaisa-isang hindi na ban. Oo. Ang kaisa-isang walang kinalaman sa 322. Sakto kasi yung pag-alis niya din doon eh. Hindi mabait yan, guys. Si Johnny nag-mineski yan. Kung hindi niyo tatanungin, kasama niyan si Afu. Yep. Johnny Afu. Ang kakampi nila doon si ano? Si Kikong. Playhard. Ah, talaga? Hmm. Playhard ang naging campaign niya doon. Ay, yung bagong salta si Playhard? At si JJ Garan. Ay! The legendary Filipino player, JC. JC! JC na daw ang pangalan. JC Garan, mga kaibigan. And going in, tayo sa ating susunod na pag-uusapan regarding sa open qualifiers natin. You know? Ayun na nga. Execration and Vice Esports. Tingin mo ba sila talaga yung pinakamatikas dun sa open qualifiers na yun? Ako, naniniwala ako sa Exe. Guys, bias talaga ako sa Exe kasi tropang dikit natin yung mga yun. Pero, syempre, naniniwala ako na kaya ng Exe at malakas naman yung Exe. Yung lineup ng Execration ngayon. Yeah, actually, Execration and Vice Esports, tingin ko para sa akin yung open qualifiers. Marami din talaga kasing kasali na sobrang tagal na sumasali sa mga ganyang qualifiers, sa mga open qualifiers. Pero they managed to win the game. So I think talagang parehas silang deserving dito sa ating BTS Pro Series na makapasok.
Lalo nang lalo na yung execration. Kasi 496 yung kalaban nila dun sa last round. Oo, malakas yung 496 eh. Mga clutch plays lang din, tsaka dikit yung laban talaga. I think nag-game 3 yung laban na yon. And yun yung time na si Rupi doon, si may nahuli niya yung blind stun yung Spectre, kaya si medyo clutch yung pagkakahuli ni Rup, ni Rups doon, ni Rups. Eto, may tanong ako sa'yo, Casey. Yep. Aside dun sa Execration and Vice Esports, sinong team yung hindi nakapasok pero tingin mo magiging contender pa rin sa mga susunod na tournament na darating? Tingin ko talaga, nilook forward ko dito yung IO Dota 2 eh. Sila Mushi. Sila Mushi kasi ako, ano? Eh. Smart Omega. Smart Omega. Yan, sila. Siyempre, Adroit yan eh. Alam mo naman eh, bago naging Smart Omega, Adroit yan. Yung Adroit eh, isa sa mga matitikas talaga na team natin yan dito sa Pilipinas. So, of course, notable player, si Bumi, yeah. MCY. Mga panalo si teams, diba? Oh, yung mga, ano yan, sila Nico. Mm-hmm. Tama. So, feeling ko, kahit di naman nakapasok yung mga team na yun, sa mga darating na tournament, eh, maibabalik nila. Siguro naninibago pa lang kasi bagong organization yung taga-handle sa kanila, di ba? Ang dami pang adjustment na kailangan talagang gawin dito. Lalong-lalo na dito sa meta natin ngayon. Ito yung, para sa akin, yung meta ng Dota, yung pinakamalawak itong meta na ito. Mm-hmm. Para sa akin. So, ang dami pang kailangan adjust. Siguro, ang kinalamang lang ng Execration and Vice, mas nagamay nila yung meta ngayon. Kaya sobrang, ano sila, sobrang maganda yung mga games nila, yung mga draft nila, feeling ko. Saka nakukuha yata nila yung mga comfort hero comfort nila. Iba kasi talaga nila. Pag, ang Execration, alam mo naman ang comfort. Kita mo yung ano, kung anong common sa Execration and Vice Esports. Sa tingin ko lang, parehas silang gumagamit ng Lesha. Ako, sa Execration, feeling ko yung X-Factor ng Execration sa run nila will be, dahil madalas nila nakukuha yung Slardarlina. Which is yun yung parang bread and butter nila dun sa mga previous na matchup nila dun sa open qualifiers. Pag Slardar ni Rupido, Lina ni VDC, mga ganyan. Siyempre, on top of that, siyempre yung mga comfort hero ni Ken. Ember, Leshrac, yung mga Void Spirit. Kasi maganda naman yung mga bata ng ano eh. Nang exe, maganda kasi sa execution para sa akin. Literal na mga bata. Bata yung mga player, pero yung leadership nila, veterano na. RR eh. RR ang, sa mga di nakakalam, si RR ang captain ng execution ngayon. At saka sabi nga ni Maki, di ba, talagang si RR as a captain, positive lang lagi eh. So, hindi mabigat yung air nila pag naglalaro sila. Tsaka, ang maganda doon, medyo nakapag-adjust agad yung mga bata. Especially yung mga bago. Si Rupido and si Yowie. Mga bata. Medyo okay naman. And feeling ko maganda kasi yung vibe nila. Malipat naman tayo, no? Sa kabila tayo, sa Vice Esports. I think same lang din. Familiar ako sa Vice Esports eh. Actually, si Palos kasi galing siya ng Execration. Yeah, so, Palos, familiar nakasama natin. Palos. Pero ako, si Senki, yung post 5 nila. Ang galing sa team mo yan. Si Owa. Yan, si Enryu, at saka si Bob. Galing, Palos lahat pala galing sa actually, no? Galing sa Kingpins. Sa mga hindi nakakaalam guys, ha? Galing sa team ko yung mga yan. Kingpins. Sa Kingpins. Shout out sa Kingpins organization na. Yan, kay Kuya Mark. Si Kuya Mark ang nagtiwala sa amin dyan sa Kingpins. So, nakakatuwa lang isipin, ikaw, sa anong pakiramdaman na yung mga bata mo dati sa Kingpins? Nandito ngayon sa Kingpins. Masaya naman, syempre. Masaya dahil nagtuloy-tuloy pa rin sila sa paglalaro. And nakapag-qualify na sila sa wakas sa isang premiadong tournament. Malaking and tournament, maganda yung pinapakita actually nila. Actually, tinusiro nila yung Execration. Talaga? Vice Esports, tinusiro nila X eh, nung game 1, nung unang matchup nila. Vice X yung naglaban eh. Tapos, nakabawi yung Execration kasi, ewan ko, mamaya natin pag-usapan yung mga nangyayari sa bracket. Sa bracket. Pero moving on sa ating susunod na topic mga kaibigan, pag-discuss.